Diamonds are forever. Mamahalin, katangi-tangi, pinag-iipunan yan at pinupuhunan. Pero para sa isang manggagamot na nakilala namin sa GMA Cavite, ang kanyang mga diamonds ay hindi para magmukhang mayaman o mamuhunan, kung hindi para makagamot at matulungan ng mga sinasaniban o kinukulam. Ano bang meron ng kanyang mga diamonds? At ito daw ay nakakagamot. Kilalanin natin ngayon ang kilala sa GMA Cavite na Albulario de Diamante. Makinang, nakakayaman, at nakakaagaw eksena. Lahat mapapanganga kapag ikaw daw ay may suot na diamonds. Diamonds are forever. Pero dito sa GMA Cavite, hindi ginagamit bilang alahas ang mga bato na ito. Dahil ang mga mamahaling diamonds umano ang gumagamot sa mga taong may kakaibang karamdaman. Ito ang nagsilbing instrumento ni Israel Harold Cabrera sa kanyang panggagamot. Bata pa lamang si Harold ay tila may angkin na siyang regalo. Regalo na hindi tinataglay ng mga karaniwang bata. May iba na akong malaro. Nung 12 years old ako, hindi ko rin kasi akalain na magiging gifted ako. Nakakita ko ng mga bagay na hindi nakikita basta ng mata. Tulad ng duwende, engkanto, kapre, mga laman lupa. Yun pala, kailangan ko na rin mag-mission. Ang mga pangitain ito ang siyang nagtulak sa kanya sa edad na 12 anyos na gamutin ang mga taong lumalapit sa kanya na pinaglalaroan daw ng mga elemento. Ipinagpatuloy niya ang panggagamot. Mga dasal, langis at papel ang mga pangunahin niyang gamit para mapagaling ang mga taong lumalapit sa kanya. Ano? Mabilis siyang nakilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kakayahan. Pero ngayong taon lang, napansin ni Israel na parang nawawala na daw ng bisa ang kanyang mga dasal. Hindi ko, Panginoon. Ang pagkakataon na muling gumaling ang tao nito, Panginoon. Bigyan niyo po siya ng kagalingan, Panginoon. Kayo po, dakilang manggagamot, Panginoon. Manggagamot ako. Matagal na, 12 years old ako hanggang sa ngayon. Napapansin ko, pag may ginagamot ako na nakukulam, o kaya sa ibang lugar, may ginagamot na nakulam, na parang, ang ginagawa ko, lalagyan sila ng pangontra. Ginagamot sila, pinaano ng tubig, pinapainom ng, pinapakain ko ng papel. Tapos, mayroon akong pinapainom na herbal, dinadasalan ko. Yun, pero nagtataka ako bakit nga pabalik-balik yung mga pasyente. Halimbawa, hindi nagamot ko, hindi umalis na naman sa akin. Meron na naman kulang, may sapi na naman. Dito na siya nagsimulang magkaroon ng bagong pangitain. Ilang buwan pa lang ang nakakalipas nang makita niya sa kanyang panaginip ang imahe daw ng isang anghel. Gamitin mong panggamot ang mga diamanting kagaya nito. Nung nagising ako ng 4 a.m., anghel siya, maliwanag, matangkad siya. Sabi niya, ito gawin mo, ibaon mo to sa baraso. Ano yan, tinignan ko, diamond. Para hindi na raw bumalik yung mga ulam, barang, kasi nahihirapan na yung mga tao na gagambala ng mga ulam na ganyan. Ngayon, naglakas loob ako, tinaray ko muna sa aking angkan, sa aking, ano na, lagyan ko nga, bago ko gawin sa mga tao. Okay naman siya. At dahil nga sa bulong ng animoy anghel sa kanyang panaginip, nagsimula na nga si Israel sa kanyang matalinhagang panggagamot gamit ang mga diamond na ibinabaon niya sa balat ng kanyang mga pasyente.
Bukod sa pangontra daw ang mga ito sa mga masasamang elemento, proteksyon na rin daw ito para hindi mapasok ng kahit na anong ligaw na kaluluwa ang isang tao. At mas mabisa raw itong panlaban sa mga biktima ng barang at kulam. Sa panggagamot gamit ang mga diamante, nakilala ni Israel si Mercy. Ang mga diamond tulad nito ay sinusuot natin bilang palamuti sa ating katawan o kaya ay simbolo ng napag-ipunan natin sa buhay. Pero maniniwala ba kayo na ang mga diamond tulad nito ang siyang nakapagligtas daw sa buhay ni Mercy matapos mamatay ang kanyang mga magulang sa kulam? Isa si Mercy sa mga nagpapatunay ng bisa daw ng diamante. Iniligtas daw ng mga batong ito ang kanyang buhay matapos mamatay sa kulam ang kanyang mga magulang. Laking probinsya si Mercy, pero gulay at isda lang daw ang kinakain nilang mag-anak. Kaya sigurado siya na sila ay malusog at walang sakit. Healthy po ang magulang ko dahil sa probinsya. Alam yun man po sa probinsya. Balik kumakain lang po sila ng puro gulay. At halos wala pong karning makakain sa probinsya namin. Kasi ang layo ng aming syudad. Nasa bukid po kami. No more dark secrets because meron na tayong kilikilikit! You have the deo roll on for day and at night para manuot ang whitening kilikili underarm serum. Double action na yan for your kilikili! Pero hindi akalain ni Mercy na dahil sa inggit ang mismong tiyahin daw niya ang wawakas sa buhay ng kanyang mga magulang. Lahat po kami magkakapatid, ma'am. Papatayin po kami lahat, ma'am, para maging sa kanila na ang lupa. Dito na raw nagsimulang manghina ang kanyang mga magulang. Sumama daw ang pakiramdam ng tatay at sumunod naman ang kanyang nanay. At dahil lockdown noon at pahirapan ang pagpunta sa ospital, sa bahay na nagpagaling ang kanyang mga magulang. Nakikita kong nakulam ng tiyahin mo ang nanay mo. Nay, ano yung nangyari sa'yo, Nay? Nay, ano yung nangyari mo lang sa salat at ilang pinggan mo na kayo doon, Nay? Nay! 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 Pumakang ka, Nay! Nay, huwag mo kong iwan, please! Nay! Umanawa ang mga magulang ni Mercy. Dinala namin sa ospital, did an arrival na. Sinunog na lang siya. Tapos, nakatapos living ng nanay namin, pumunta kami sa kamag-anak na iba. Ikwinento ko rin yung pangyayari ko. Papa, sa akin, hindi mo pakihiyan. Sabi ko, wala na akong ganang kumain. Bakit ganito ang tiyan ko? Matigas, tapos sinahapo ako. Hindi ako nakakaramdam ng gutom. Kapag dating sa isang albularyo, ang sabi niya, Diyos ko, pasalamat kayo, nakarating kayo kaagad. Delikado na daw po ako. Sabi niya, hanggang mamayang gabi ka na lang. Sa takot ay nagdesisyon si Mercy na lumuwas ng Maynila para lumayo. Pero unti-unting lumobo ang kanyang tiyan. Wala daw mahanap na anumang sanhi ang mga doktor sa paglobo ng tiyan ni Mercy. Dito niya nakilala si Israel. Sa tulong ng kanyang kaibigan ay dinala siya sa albularyo. Nagbaka sakaling matutulungan siya sa kanyang nakakakilabot na sitwasyon. Ibinaon ni Israel ang diamond sa balat ni Mercy hanggang sa ang lumobong tiyan ay unti-unti daw lumiit. Nawala din daw ang sakit sa tiyan na iniinda ni Mercy. Sir Harold, maraming salamat. Sana marami ka pang matutulungan sa katulad ko at marami pong taong nangyayari nito sa kagaya ko po. Sinubukan ng aming team na ipakita sa isang espesyalista ang pamamaraan ni Israel sa panggagamot. Usually kasi na nagpupunta na ganyan na na-encounter namin mga doktor is yung parang mga nawawala na ng pag-asa or over the edge. Minsan nga, di ba, may mga cancer, nasasabihin ng medicine or ng medical doctor na terminal
terminally ill na yung pasyente or sa tingin nila, hindi, wala na silang chance na magamot. Quippy kasi rate with regards to science or basing sa medical medicine, wala namang studies na magpuprove kung ito ba ay mabisa talaga nakakapagamot. Kung ikukumpara mo sa medical way ng paggagamot namin, hindi kami magbibigay ng treatment or medication na walang scientific basis. Ang tradisyonal na panggagamot ay parte na ng ating kultura. Pero mas mabuti raw na ipatingin sa mga doktor ang ating kalusugan. Hindi ko i-define, no, sa iyong pagpunta nila sa albularyo or faith healer. Okay? Kasi irerespeto natin yung belief nila. Yung iba nakagawian na yan eh. Kahit yung mga lolo-lolo natin, meron ng ganyan before. Okay lang naman kung gumagaling. Pero mas maganda mag-seek kayo ng medical expert, okay? Na meron talagang backup kung paano ginagamot or paano i-handle yung kaso ng isang pasyente. Kung financial naman ang problema o financial cost, meron naman mga barangay health center tayong mapupuntahan na libre and quality medicine pa rin yung ma-offer. Totoo man o katang-isip, nasa sa ating mga sarili kung paano tayo gagaling sa sakit. Pero higit na mabuti ang kumonsulta muna sa mga espesyalista at samahan ng pagdasal at matibay na pananalig sa may kapal. I don't use any other shampoo and conditioner except Happy Hair Shampoo and Conditioner. Ayan. So this is the shampoo, this is the conditioner. I super love this product. Ang ginagamit ko dati na shampoo is always parang keratin galing Amerika kasi yun lang ang kasundo ng hair ko. One day, ayaw nang mag-respond ng hair ko. Parang hindi na siya gumagana. Talagang parang kulot na hindi mo maintindihan na pasunog sa hair dye. So, I used this one. This is what I made. May keratin, may argan oil. All the best ingredients. Kaya medyo mas mahal siya kaysa sa ibang shampoo. But you get quality. And guess what? Nung ginamit ko yung shampoo and conditioner ng Happy Hair, dapa ulit ang buhok ko. Super straight na yung hair mo, super kintab, and tumigil ang falling hair ko. That's Happy Hair Shampoo and Conditioner. I love and I am so proud of these products.